aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Nangyari ito taong 1978 sa lungsod ng Pasay. Simulan na natin ang kwento. Nasa 2 baitang pa lamang ako noon sa elementarya. Sa eskwelahang pinapasukan ko na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Ang eskwelahang yun ay may 2 gusali. Sa pagitan ng mga gusaling yun ay ang isang bakanteng lote na talagang iniiwasan ng mga estudyanteng kagaya ko dahil doon nakatanim ang isang malaking puno ng balete. Natatandaan ko pa ang itsura ng punong yun kasing taas yun ng 4 na palapag na gusali ng eskwelahan. Ang katawan nito ay malapad na nababalutan din ng malalaking mga baging. Ang mga tangkay naman nito ay naglalaglag ng mga maliliit na baging na animoy parang mga lubid na nakasabit mula sa itaas. Naging panakot na rin ng mga guro sa aming mga estudyante na mayroon daw nagpapakita roon na duwende, nuno, kapre, tikbalang, aswang, white lady, black lady at red label, biro lang. Sa 2 taon kong pag-aaral doon ay wala pa namang nagpatotoo sa mga nilalang na pinapanakot sa amin ng mga guro. Marahil ay sinasabi lang nila sa amin yun para magpakabait kami sa loob ng klase at huwag magingay. Isang araw ay nagkaroon ng proyekto ang mga namumuno sa eskwelahan. Nagpagawa ang mga ito ng maliit na fish fund sa tabi ng puno ng balete. Ang lugar daw kasi na yun ang magandang pagtayuan ng fish pond dahil malilim yun, gawa ng mayayabong na dahon ng puno ng balete. Hindi mamamatay ang mga isda kapag mainit. 2 linggo lang ang nakalipas ay natapos ang fish pond at may mga isda na rin. Maraming mga estudyante ang palaging nagpupunta roon bago at pagkatapos magsimula ang klase para tignan ang mga isdang lumalangoy sa tubig. Tila ay nawala na ang takot ng mga bata sa lugar na yun at sa puno ng balete. Isang hapon ay magkasabay kaming naglalakad ng pinsan kong si Rosemary papasok sa eskwela. Magkasing edad lang kami nito. Habang naglalakad ay bumubungisngis pa ito at tumatawa ng wala namang dahilan. Nang tanungin ko kung bakit, ay huminto siya kung kaya't huminto rin ako. Inilapag niya sa sahig ang kanyang bag at saka binuksan. Inilabas niya mula roon ang isang garapon na may nangangalahating tubig at isang salaan. Yung ginagamit na pangsala ng pansit canton, sabi niya ay manghuhuli raw siya ng isda sa fish pond mamayang uwian. Hihintayin niya lang munang makauwi ang lahat ng mga estudyante at ang mga guro. Tinanong niya rin kung gusto ko raw bang sumama. Sinabi ko sa kanyang ayoko. Hindi dahil sa takot ako sa mga nilalang na nakatira sa puno ng balete. Mas takot ako sa palo ng nanay ko kapag nalaman nitong gumawa ako ng kalokohan sa eskwela. Isinauli niya sa loob ng kanyang bag ang mga gamit at nagpatuloy kami sa paglalakad papasok sa eskwela. Natapos nga ang araw na yon at naisagawa naman ng pinsan ko ang kanyang balak na panghuhuli ng isda sa fish pond. Subalit ng gabing yon, pagka-uwi ni Rosemary galing sa eskwelahan ay nilagnat ito ng matindi.
Bumaba naman ang lagnat nito nang mapunasan ng kanyang ina na si Tita Linda. Subalit bigla itong nagwala. Iwinawasiwas nito ang mga kamay at paminsan-minsan ay lumiliyad. Tumulong na rin ako at ang ate ni Rosemary para hawakan at pigilan nito. Napagod ako sa paghawak kay Rosemary. Nagtataka ako na kaya niyang kumawala sa pagkakahawak ko. E alam ko naman na mas malakas ako sa kanya. Naiiyak na nun si Tita Linda at ang isa ko pang pinsan na kapatid ni Rosemary. Inutos na sa akin ni Tita na tawagin ko si Lolo Mario, ang lolo naming manggagamot. Nang makarating na kami ni Lolo Mario sa bahay nila Tita, ay agad nitong inilabas mula sa nakabalot niyang tela ang isang nangangalahating kandila, botelya ng langis na may halong ugat at piraso ng papel. Sinindihan ni Lolo ang kandila habang may binubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Lolo dahil mahina. Gusto ko sanang sabihin kay Lolo na lakasan niya ang sinasabi niya dahil hindi ko marinig yun. Kaya lamang ay siguradong dadagukan ako nito. Nang masindihan ang kandila ay dinampot niya ang piraso ng papel at idinikit sa labi niya. Magkahalong ihip at bulong din ang ginawa niya rito. Pagkatapos ay idinikit sa ulo ng nagwawalang si Rosemary at bahagyang idiniin yun. Matapos ay kinuha niya ang piraso ng papel na yun, pinahira ng langis mula sa botelya at itinapat yun sa ibabaw ng may sinding kandila. Nagkaroon ng imahe sa piraso ng papel. Ang sabi ni Lolo Mario ay may kapre daw na nakatira sa puno ng balete na nakatanim sa eskwelahang pinapasukan namin, ang nagkakagusto kay Rosemary. Nagandahan daw ang kapre sa pinsan ko at gustong maging asawa. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kaming magpipinsan ay talagang pinagkalooban ng kabaitan. Medyo may kalokohan lang minsan. Inilapag ni Lolo Mario ang papel. Nagbuhos ito ng langis sa magkabilang palad at inihaplos sa ulo ni Rosemary. Ganoon din sa mga braso at binti nito habang muling bumubulong. Naaasar na talaga ako kay Lolo dahil mahina ang pagbulong niya at hindi ko maintindihan. Unti-unti namang tumigil ang pagwawala ni Rosemary. Nang bumalik ito sa normal ay nanghingi ito ng tubig. Agad namang kumuha ng isang basong tubig si Tita Linda para sana ibigay sa anak. Subalit hiningi muna iyon ni Lolo Mario at dinasalan bago ipainom kay Rosemary. Sabi ni Lolo Mario ay hindi na makakabalik sa katawan ni Rosemary ang kapre dahil sa mga dasal niya. Maya-maya ay dumating si Tito Ronarick, pagod sa maghapong pagtatrabaho bilang karpintero. Medyo lasing din ito dahil kakasahod lang. Ikinuwento ni Lolo Mario rito ang nangyari sa anak. Alalang alala si Tito sa sinapit ng anak at galit na galit din sa di umanong kapreng nagkagusto rito. Kinuha ni Tito ang lagari niya mula sa likod ng pinto at sinabing lalagariin daw niya ang puno ng balete para maipaghiganti ang anak niya. Hindi nila maawat si Tito. Ganoon kasi iyon kapag lasing, hinding-hindi mapipigilan. Makalipas ang mahigit na isang oras, ay bumalik ito sa bahay. May mga putik na ang katawan nito at may mga pasa sa mukha. Tinanong siya ni Lolo Mario kung napalaban ba siya sa kapre. Sumagot si Tito Ronarick na hindi raw. Nakasuntukan niya raw sa putikan ng gwardiya ng eskwelahan nang sabihin niyang papasok siya sa loob at lalagariin ang puno ng balete.